Yo, what's up sa inyo? Una-una sa lahat is salamat sa nag-sponsor ng ating shirts ngayon, Pasaporte Clothing. Yeah, support! At today, tuturuan ko kayo kung paano mag-print ng vinyl sa ating mga shirt. Ituturo ko to sa inyo magmula sa pag-cut out ng ating design hanggang sa paglalagay ng inyong design sa ating shirt. By the way, shout out kay Mark Jason Tesoro. Salamat sa pagtangkili sa ating rock shirt. Yeah! Mabuhay ka, kapatid! Anyway, simulan na natin ito in 5, 4, 3, 2, 1, boom! So, itong ating mga kailangan para sa ating shirt printing using our vinyl. So, ang kailangan nating una, of course, is yung ating shirt. Okay lang kahit anong klaseng shirt yung gamitin natin, whether it's cotton or polyester, it doesn't matter, okay lang naman yung kahit ano. And ang kulay natin gagamitin is it's a mint green na shirt, and ang ating vinyl is kulay black. At ang iba pa nating kailangan is, of course, kailangan meron tayong cutter platter, at kailangan din natin ng heat press para may tatak natin yung ating cut out na design dito sa ating t-shirt. So ayun lang ating kailangan, at bibigyan ko kayo ng mga ilang tips kung paano magiging maganda ang ating design sa ating shirt. So ngayon punta na tayo sa ating computer para ma-explain ko sa inyo kung paano mag-cut out ng design sa ating vinyl using our Kui Mini. So una is punta muna tayo sa ating Adobe Photoshop. Double click nyo lang yung ating software or yung app. Tayo natin mag-loading. Boom! And ganito yung lalabas sa inyong screen. So kapag nandyan na kayo sa screen na yan is mag-control N kayo. Control N. Sabihin ng control N is new project. So ayan, kapag napindot nyo na yung control N, ganito ang lalabas. Merong width, height, resolution, color mode, background, contents. So dito sa width ay sa katabi niya sa bandang kanan is merong nakalagay inches, pixel, inches, centimeter, millimeter, points, picas or columns. Click nyo lang yung inches, and then dito is ilagay nyo siya. Sa width is 11, sa height is 11. No? Kung ano man ang ilagay nyo dito, kung sana yung sa resolution, kung sana yan na magkakaroon. So, gayahin nyo lang yung setup na to. I-click nyo lang yung okay kapag okay na. So, ayan. Kapag na-click nyo lang yung okay, lalabas yung ganito. Ito yung 11 by 11. 11 yung width, which is ito, yung horizontal line o yung horizontal part, and then yung height naman is itong vertical part, no? So 11 by 11 yan, 11 inches. So now, sa paggawa ng design, ang design lang natin na gagawin is text, no? Click nyo lang itong letter T dito sa side na to, sa left side, itong tingnan, sabi niyan is text. So kapag napindot nyo na, naklik nyo na, click nyo lang dito sa loob nitong square yung project na gagawin natin. Click nyo lang. Yan. So, type na natin yung design. So ako, ito yung bagong design ko. Caps lock natin. Open-minded. So kapag balik tayo. So kapag i-move nyo siya dito sa gitna, i-click nyo muna itong arrow na to. Yan. Tapos i-click nyo dito, drag nyo, then pwede nyo na siyang i-move. So lagay natin sa pinakagitna. Balik tayo sa text. Click natin uli. So yan, kung mapapansin nyo, yung pagitan niya dito, kapagitan ni O, M, D, P, I, E.
ENANDD is masyadong magkakadikit, no? So kung gusto nyo magkakalayo sila, i-drag nyo lang. Drag nyo yan, yung text na yan, drag nyo. Yan. And then punta kayo dito sa left side. Yan. Ah, sa right side, by the way. Sorry, sorry. Sa right side. Pindutin nyo itong character. Click nyo. Then under the character, may makikita kayong ito. Pindutin nyo ito. Yung may letter A. May dalawang letter A. Yan. Click nyo yan. And then, i-roll nyo lang. Taasan nyo lang yung number. Yan. Kung gaano ka kalawak, kalayo yung gusto nyo mag-agwat. Kung gusto nyo lapitan, pag ganyan. Pag gusto nyo babaan, just babaan nyo yung number na nakalagay. Kung gusto nyo taas, mas malayo, is mas mataas yung amount ng number na ilagay nyo. So, sa akin, gusto ko magkakatikit sila, kagaya nung kanina. Ano yung shadow? Yan. Siguro okay na yan. Mababasa na. Okay. So, now, kung gusto nyo naman palitan yung text na yun, kunyari, ah, yun yung text na yun, gusto nyo palitan, drag nyo ulit, and then, punta kayo dito. Sa side na to. Yan, sa green. Then, dyan lalabas yung mga text, iba't ibang text, na, yung, pwedeng piliin, no? Na, lalabas yung madami yan. So, now, kunyari, and then, now, kung gusto nyo namang palitan ng laki, itong text nyo is dito naman kayo pumunta. Yan, sa side na yan. Click nyo. Then, i-type nyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. Like, sorry. Yan. Yan natin 200. Pansin nyo, nagdikit-dikit siya. Then, pag ganyan, nagdikit-dikit siya, balik lang kayo dito sa character, and then the under the character, punta kayo dito sa sinabi ko, yung may dalawang letter A na magkapatong, then lakihan nyo lang yung amount para maghiwa-hiwalay siya. Every time na magdidikit-dikit yung text nyo, punta lang kayo dito sa may character, and then hanapin nyo yung dalawang A na magkapatong, then i-drag nyo yung ano, amount. So yan, okay na siguro yan. So yan, text lang ang ating design, no? Okay na ako dyan. Okay na ako dito. Save natin siya. Save na natin tong project na to. So sa pag-save, ganito. Pindutin nyo yung Control S. Yan, may lalabas dyan. Dito, na ganito. O pwede rin Control Alt S. So pag pinindut nyo yan, may lalabas na ganitong window. Click nyo lang to. Ito, may nakal- yung format. Click nyo yung format. Ilagay nyo sa JPEG format para maging picture siya. Then, yung file name is bahala kayo kung anong gusto nyo yung file. Tignan natin open. Minded. Yan. Then, ito. Kung saan nyo isa-save. Saan nyo siya madaling makita. Ito ako, isa-save ko siya sa desktop. So, save na natin. So, pag sinave nyo siya, may lalabas na ganitong window. So, ako, usually, isinasagot ko yan dito sa pinakadulo para lumaki yung pixel niya, no? Para maging maganda yung quality ng ating project. Malinaw siya. Save natin. Okay. Then, okay na. Save na yan. Nakasave na siya as picture. Save. So, kung isisave naman natin yung project na to is Control S uli. And then, huwag nyo nang palitan itong PSD. Yan na yung pinaka-format ng project natin. Kapag kakunyari, may dadagdag pa kayo na design yan sa text na yan, is pwede nyo siyang balikan. Hindi na kayo magta-type-type uli. Hindi nyo na gagawin uli yung, kumbaga, hindi nyo na kailangan gawin uli yung, project na yan. At kumbaga, i-continue nyo na lang kung sakaling naisipan nyo na may idadagdag kayo. So, save nyo yan. Lagay natin open-minded. Oh, sorry. Open-minded.
Yan. Save natin siya. Save. Yan. So, yan. Nakasave na siya. So, close na natin. So, ganun lang ang paggawa ng ating layout ng ating shirt design para sa ating vinyl shirt, no? So, ngayon, pupunta naman tayo sa ating software na ating ginagamit para kay Kuya Mini para ma-cut niya na yung ating design na ginawa sa Photoshop. Let's go! So, sa pag-cut out naman ng ating design na kanina ginawa natin sa Photoshop is kailangan naman natin pumunta dito sa ating software na Sign Master, no? So, ako pinin ko na siya dito sa ating tab. Double click lang natin yung ating Sign Master. Ayan, Sign Master Tattoo Software for Crafters. Craft, I think that's 8 Home Edition. Anyway, let's go. Tayo lang natin magbukas ang ating Sign Master. And then, kapag nagbukas na ang ating software is may ganitong window na lalabas, no? So, i-click lang natin yung new document. Boom! Ayan. So, pag na-click mo na yung ating new document is may nakalagay dito na gawa ng project, no? So, dito tayo gagawa ng project. So, parang sa Photoshop din. Ito yung kumbaga yung ito kanina yung 11 by 11. So, I think ito yung size siguro to ng A4. Hindi ko sigurado. Oh, yes. A4. A4 siya. 8.5 by 11 inches. So, A4. So, A4 size yun. So, kanina, hanapin natin yung design na ginawa natin sa Photoshop. Ito siya. Yan. Open-minded. Support. Rock shirt. Yan. Raster printing support, and of course support din yung channel natin, no? Di Martillo TV. Subscribe lang po tayo, mga kaibigan. Malaking tulong po yan para sa akin. And then i-drag natin siya dito. Minimize natin and drag natin tong image na to papunta dito kay Sign Master. I-drop natin dito sa loob ng ating project. So, ayan. Kapag nirelease nyo, yung left button ng mouse, ganyan ang lalabas. So, click nyo lang. So, ayan. Pansin nyo, medyo malaki. Medyo malaki siya sa project. Is i-drag lang natin. Para magkasya siya sa loob ng ating project. Ito yung i-drag nyo sa corner. Huwag to. Kasi pag yan ang dinrag nyo, ninipis siya, ninipis. Iniiba yung size. Papangit. Pakita ko sa inyo. Ganito yung mangyayari. Pumangit, oh. Numipis. See? So, isakto lang natin, mga kaibigan. So, kunyari, nagkamali kayo. Ganyan. And then, hindi nyo na matansya kung ano ba yung size kanina. Ano ba yung size nyo dapat. I-control Z nyo lang. Yan. Babalik na siya doon sa dati. Control Z nyo lang nang i-control Z hanggang sa bumalik siya doon sa dati. So, ayan. Ito na yung kanina. Drag natin dito sa side na to, sa corner. So, ayan. Pagpasok na siya dyan, i-drag lang natin yung buong image. Drag lang natin yung buong image. Ayan, kapag na-drag na natin, malalaman nyo na na-drag nyo siya kapag may lumabas na line na kulay blue na putol-putol sa palibot niya. Ibig sabihin, drag na siya. Na-drag mo siya. So, kapag na-drag nyo siya, is pwede nyo siyang i-cut out. Now, para nga ba mag-cut out? Ngayon, para mag-cut out natin yung design na yan is punta tayo dito sa Apple. Sa Apple na to. Yan, may makikita yung Apple. I-click nyo lang. Then, click yung create cut contour. Ayan. Tapos may lalabas ng window na ganito. Images detected. Use to include their auto first contours. I-click lang natin yung yes. And then dito sa baba may makikita kayong trace and cancel. Click natin yung trace.
So yeah. So napapansin nyo, na-trace niya lahat. Maliban dito sa loob ng letter A and then loob ng letter P. So kapag ganyan kasi, hindi niya ikakat yun. Kailangan meron siyang kulay blue. Yung kulay blue na yan, dyan dadaan yung karayom o yung kulay blue na yan, dyan dadaan yung karayom o yan yung ikakat ng ating cutter platter. So kailangan pati yung square na nasa letter P and then itong triangle na nasa letter A is meron para magkaroon siya ng kulay blue o para makat din siya ng ating cutter platter is kailangan natin i-minimize na yung size dito. May makikita kayo dito sa right side na main size. Ibaba natin siya. So napansin nyo, nung binaba natin yung main size is nagkaroon na siya ng kulay blue. So ganun lang gawin nyo kapag yung maliliit na detalye is walang kulay blue. So ayan, kapansin natin, okay na yung ating design. Pwede na tayong mag-cut out nyan. Madadaanan lahat ng ating ang lahat ng corner ng ating design. So kapag ganyan, i-apply lang natin. Apply. Ayan. Then may lalabas na ganitong window, i-click lang natin yung accept. Then yan. Pag ganyan, pwede na tayong mag-cut. So kapag i-cut na natin, click lang natin itong icon na to, yung parang karayom ng ating cutter platter. Click lang natin yan. So kapag vinyl, make sure na naka-mirror siya. Tandaan nyo lagi yun. Make sure na naka-mirror. Kapag hindi siya naka-mirror, masasayang yung vinyl nyo. Kasi pabaliktad ang dikit natin sa ating vinyl. Ngayon, so, yeah, malalaman nyo kung bakit hindi pwedeng hindi naka-mirror. So, remember, dapat kapag vinyl ang ikakat nyo, kailangan naka-mirror. Remember ha, kapag vinyl, dapat naka-mirror. Tatak sa isip, vinyl, mirror, vinyl, mirror, vinyl, mirror. So, ang vinyl na para sa shape is kailangan naka-mirror kasi pabaliktad yung pagtuklap natin yan eh. Kaya pagka itinaob natin, tama siya. Kumbaga, nakatama yung letter, hindi siya naka-mirror. Kasi pagka yung pagkinat natin siya ng hindi naka-mirror, pag binakbang natin yun, okay yung ating design, ibabaligtad natin siya. So, babaligtad yung mga letter. So, ganun. So, kailangan naka-mirror. Then, kapag i-cut na natin siya, is cut up. Cut now natin. So, ayun, pwede na tayong mag-cut. So, now, punta naman tayo sa ating cutter platter, which is the Kuyi Mini. So, nandito na tayo sa ating Kuyi Mini. So, sa pag-cut ng ating vinyl is, punta muna tayo sa setting. Setting. Then, check natin yung cutting force. Ang cutting force na dapat is nasa 250. Yan. Kapag naka 250 na siya, i-click natin yung OK. Yan. Yan ang standard ng ating ng cutting force para sa vinyl using our Kuyi Mini. Yeah. Yan. Kuyi. So, sabi ko kanina, kailangan ang paglagay ng ating vinyl is nakabaliktad. So, paano ba yung kabaliktad? Ito yung itong makintab na part, yan yung tama. Ayun. So, pag ganyan natin siya ilalagay sa ating t-shirt. So, kailangan nakabaliktad siya. So, itong malabo na part, yan yung nakabaliktad. So, pag ganyan natin siyang ilalagay sa ating Kuyi Mini. So, ilalagay ko muna. Nahihirapan kasi ako maglagay sa ating Kuyi Mini kasi hawak ko yung camera. Ika-cut nyo na, click nyo lang tong icon na to. Yan. So, yung sukat ng design nyo is makikita nyo dito. So, 3 inches by 3.2 inches. So,
sukatin nyo yun sa inyong metro o ruler kung meron kayo, para meron kayong idea kung gano'n ba kalaki itong 3 inches 3.1 inches by 3.2 inches. So kung naliliitan kayo is i-close nyo muna siya. So kung gusto nyo palakihin is taasan nyo to. Yan. So di ba aling lumampas itong box na to is okay lang yan. Hindi niya naman iti-trace yan kasi ang na-trace niya is itong text. Hindi niya na ikakat yung square na yan. Ang ikakat niya na lang is itong mga tin race natin na letter kanina. Yung may blue na yan. Yan lang ikakat niya. Okay, so okay na siya kahit lumampas na siya dito sa ating project. So taasan lang natin. Lagay natin mga 16. Ah, sorry. 76. Lagyan natin 16. So kapag pinalitan nyo to, automatic na mag-iba din. Mag-iba na din yung sa height. Ito kasi yung width and then ito yung height. So i-drag natin siya papunta dito sa ating project. So click natin tong icon na to. So ayan, mag-see nyo naging 7.8 by 8.1 na siya. So para sa akin okay na yan na project ang size na yan. So click natin yung cut now para mag-cut na. Click natin yung cut now para ma-cut na ni Kuya Mini, no? So remember, bago tayo mag-cut is naka-mirror. So mamaya kapag nakat na natin yung ating design is mas lalong lilinaw sa inyo kung bakit dapat naka-mirror ang ating ang pag-cut para sa ating vinyl. Para sa ating vinyl, no? So kapag ikakat na natin, i-click natin itong cut now. So kapag pinlik natin yan, may lalabas na window na ganito. So click lang natin yung yes. Then magka-cut na si cutter platter. So ito na yung nakat ng ating cutter platter. So tanggalin natin yung mga hindi kasali sa ating design. Yan. So dito makikita nyo, ayusin natin. Yan. So dito makikita nyo kung bakit kailangan naka-mirror yung pag-cut sa ating vinyl. Tanggalin lang natin yung mga hindi kasali sa ating design. Madali na siyang ibakbakin dun sa 250 na ating cutting force. Pag tinasan nyo pa yung cutting force is pati itong plastic na to is mabubutas niya na. So maghihiwa-hiwala yung design nyo. So kailangan 250 lang lagi. Kung vinyl ang ating ikakat, madali lang naman siyang tanggalin. So ayan, nabakbak na natin yung outer part. So ang tanggalin naman natin is yung mga nasa inner part ng ating letter o design. Dali lang siyang bakbakin. Ayan o. Napakadali lang. So ayan, okay na ang ating design. So the reason why is naka-mirror siya is dahil pag ganito natin siya ilalagay sa ating shirt para okay siya, nababasa siya. Kasi kung itong ito yung nandito is magkakabaligtad siya.
So kailangan naka-mirror, naka-mirror dito para pag inilagay natin siya sa shirt. Ito yung shirt natin na paglalagyan. Pag nilagay natin siya dito is nakatama siya. Nababasa siya. Gets? So, tara. So, dahil ready na ang ating layout ng design, nakat na siya. Is punta naman tayo sa ating heat press para mailagay na natin siya dito sa ating shirt. Let's go! So, nandito na tayo sa ating heat press. Saksak lang natin. Then, turn on natin. So, kung sakaling hindi pa nakaset yung heat press nyo, meron ditong nakalagay set. Click lang natin. Then, yung temperature nya is kailangan naka 160. Yan, 160 yan. Tatasan nyo dito. Babaan nyo dito. Lagay lang natin sa 160. And then, yung time nya naman is kailangan 10 seconds. So, dito ang taas, dito ang baba. Set natin sa 10 seconds. So, balik tayo. So, hintay lang natin na mag 160 degree Celsius yung heat press natin. Hintay muna natin siyang uminit. Umabot ng 160 degree Celsius yung ating init ng heat press. So, lagay na dyan, nakalagay yung ating t-shirt, and then dito natin ilalagay yung ating design. So, yan ang dahilan kung bakit dapat naka mirror yung ating design sa pagkat. So, kasi kapag hindi siya naka mirror, ganyan ang mangyayari. Hindi siya mababasa. So, kailangan naka mirror. Kasi, ibabaliktad natin siya dito. Nakabaliktad yung paglagay natin. So, hintay lang natin mag 160 degree. So, ngayon, nasa 45 degree pa lang siya. Hintay natin siya mag 40. Hintay natin siya mag 160 degree. So, yan, nasa 160 degree Celsius na ang ating cutter platter. Ay, ang ating heat press, sorry. Pwede na tayo magsimula para sa ating paglalagay ng design. So, lagay muna natin. So, una, kailangan muna natin lagyan ng teflon sheet ang ating heat press. O, ipatong natin yung ating teflon sheet sa ating damit. So, mag-preheat muna tayo. Magpa-planchahin lang natin yung ating damit para mawala yung lukot. 3 seconds lang. 1, 2, 3. So, ayan. Napansin nyo, nawala yung lukot-lukot. So, lagi nyo gawin yung pag-preheat, no? Para at least mag-plat yung ating t-shirt. So, ayan. Tansyahin nyo na lang. Mga 2 inches yung layo dito. 2 inches yung layo dito sa kwelyo. So, ayan. Okay na yung ating design. Patong uli natin tong teflon sheet. Ayan. Teflon sheet is iniwasan niya magkaroon ng contact ang ating damit dito sa surface na yan. Yan yung umiinit. Ito is heat resistant. Itong teflon sheet is heat resistant. Hindi siya, hindi didikit yung damit dito. So, hindi siya masusunog. So, kailangan meron kayong teflon sheet kapag ka mag-heat press kayo. So, ito ay may timer na. Ito ay 160 degree Celsius and 10 seconds. So, yan. 10 seconds lang natin siya i-hit. So, yan. Okay na yung ating design. Hintay lang natin siyang lumamig. Cold feel kasi itong ano, vinyl. Hindi natin siya mababakbak ng mainit.
So, kailangan natin palamigin muna. Set aside muna. Set aside. Tabi muna natin siya. Pero nakadikit na yan, mga kaibigan. Hindi lang natin siya mababakbak kapag ka malamig. And then, ulitin natin yung pag heat press sa kanya para ma-make sure natin na talagang nakadikit na siya. Palamigin lang natin. Na malamig na yung ating vinyl, pwede na siyang bakbakin. So, babakbakin ko muna siya. Nahihirapan kasi ako magbakbak kasi yung isang kamay ko ang hawak is yung camera. So, ayan, nabakbak na natin yung ating yung plastic sa ating vinyl. Nakadikit na yung ating design. Yan, nakadikit na yan. Pero reheat natin siya para talagang dikit na yung ating design. Hindi siya matatanggal. Balik natin siya sa ating heat press. Then, ilagay natin uli itong Teflon sheet. Then, 10 seconds ulit. After ng 10 seconds, tanggalin na natin itong Teflon sheet. And then, para madagdagan yung gloss niya, pansin nyo. Yan, medyo may gloss siya, may kintab. Para madagdagan yan, yung kintab na yan, kailangan natin is kuhanin natin ito, itong pinagbakbakan. Patong natin itong makintab na part. Yan, yung makintab na part. Taob natin siya dito sa ating design. Kailangan natatakluman lahat ng ating design. Ayan. I-press natin. Lagay natin itong Teflon sheet. Lagi yung tatandaan, Teflon sheet. And then, another 10 seconds. After 10 seconds is tanggalin natin. So, ganito yung magiging itsura niya. So, ayan, pwede na natin pakpakin. And mapapansin nyo, mas makintab na siya. Pansin nyo, kikita nyo ba yung kintab? Ayan, mas makintab na siya kesa kanina. Pansin nyo, kita nyo ba? Ha. So ito, nakita nyo ba? Nakikita nyo ba yung kintab? Mas makintab na siya ngayon. Nadagdagan yung kintab niya dahil dito sa ating yung plastic ng vinyl. So huwag nyong itatapon yun. Nakakatulong yun. Nakapagdagdag siya ng kintab sa ating design. So ayan. Tapos na ang ating shirt vinyl printing. So, sana nakatulong ang video na to sa para sa inyo, nakapagdagdag ng kaalaman. So, kung natulungan ko kayo sa video na to, please subscribe kayo sa aking channel, De Martellong TV. Mag-comment lang kayo para sa ibang tutorial na gusto nyong gawin natin about sa shirt printing. De Martellong TV, shout out Mark Jason Tesoro. Pasaporte. De Martellong TV, subscribe.